Welcome back to my YouTube channel, mga karbetero. So ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ang mga treats na pwedeng ibigay sa alaga nating rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo talaga matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So bago tayo magsimula ay sinashoutout natin si Manuel Lagman na isa sa ating mga subscriber. So ayan, so simulan na natin mga karbetero. So ano nga ba mga pwedeng treats or ibigay sa ating mga rabbit para pantanggal ng umay nila sa pagkain ng damo? Mga rabbitero, minsan umaabot rin kasi sa punto yung mga rabbit natin ay nauumay rin po sa damo. Mga rabbitero, naghahanap rin po sila ng mga ibang matatamis or mga pagkain na pwedeng ibigay sa kanila para matanggal yung pagiging maumay nila sa kanilang pagkain. So ano nga ba yung mga example ng mga pagkain na pwedeng ibigay as a treat at hindi po ito yung pwedeng ibigay na as main diet nila? So first, mga rabbitero, carrots. Carrots ito ang pinaka-popular na pagkain daw ng rabbit, pero ito ay nagkakos po ng tooth decay and other complication po sa digestive system ng mga rabbit natin. Mga rabbitero, pag nagbibigay po tayo ng carrots ay konti-konti lamang ito at huwag natin ibibigay ng maramihan sa ating mga alaga rabbit pagkat pwede itong magkaroon na tinatawag na upset stomach or magkaroon ng GI stasis or bloat or kung ano man other complications sa ating mga rabbit. Since na ito ay mataas sa sugar, baka pwede rin po magkaroon ng diabetes po yung ating mga alaga rabbit. Mga rabbitero, iwasan po natin na sobrang pagbibigay po ng carrot sa ating mga alaga rabbit upang maiwasan po natin ang ibang komplikasyon ng pagpapakain dito. Ang next po is, ito common rin po makikita sa Pilipinas ay ang saging or banana. Mga rabbitero, ang pagbibigay po nito ay per slice lang bawat isang rabbit. So maliit lang, mga ganito lang siguro yung slice, mga rabbitero, ang ibigay natin sa ating mga alaga rabbit para hindi po sila magkaroon ng diabetes and parang sa ngipin rin po. Pwede po rin po mag-cause ng ng upset stomach sa ating mga rabbit. Mga rabbitero, pwede rin po ito magkaroon ng problema sa maraming pagbibigay ng saging. Ang saging po is sobrang taas po sa sugar. Matamis po ito. At hindi po ito main diet sa ating mga alaga rabbit. So binibigay nga natin ito parang panghimaga siguro mga once a week or twice a week or thrice a week lang po ang pagbibigay nito at first slice lang po. So ito ay nagpo-promote po ng appetite ng ating mga alaga rabbit. So which means ito ay nakapagpapagana po sa kanila kumain, mga rabbitero. Since na kung ikaw ba naman na tao na nakikita natin na kwan na parating kinakain lang natin yan araw-araw. Siyempre, ganun din po yung mga hayop. May pa darating rin po na time na medyo parang hindi po sila ganado kumain ng damo na binibigay natin. Mga ganun, garabitero. Pero wag naman po natin araw-arawin na ibigay sa ating mga rabbit yun. Bakit? Kasi meron pong ugali yung rabbit na pag nagustuhan na po nila yung pagkain, ay imbis na pangtanggal ng umay, baka yun na yung hanap-hanapin po nila. Next, ito ay madali rin makita sa market sa Pilipinas na pwedeng treat sa ating mga alaga rabbit ay apple. Ito ang apple, mga rabbitero, ay magbigay lang po tayo per slice, mga ganyan lang rin kaliliit sa ating mga alagang rabbit at para mag-promote po ng appetite nila at saka syempre pantanggal umay. Pero karabitero, lagi natin tandaan na tanggalin natin yung buto ng mansanas. Bakit? Meron po kasi itong lason na tinatawag na cyanide. So alam naman natin ang cyanide ay isa sa pinaka nakakalasong na substance or chemical dito sa earth. So kung tao nga lang, segundo lang pwede na pong mamatay. Paano po yung ating mga alaga rabbit na mas sensitive po sa mga ganong pagkain? Mga rabbitero, yun lang lagi natin tandaan. Kung magbibigay man tayo ng mansanas ay tanggalin po natin yung buto ng mansanas. Bakit? Kasi yung mansanas po is pag yung buto nila ay nadurog or nakain ng rabbit ay nagpo-produce po ito ng cyanide. So yun yung parang pinaka defense mechanism po ng mansanas para sa mga kumakain sa kanila. So ayun, mga rabbitero, lagi ng tandaan, pagbibigay po ng mansanas ay inatanggal po natin ang
kanilang buto. Susunod po is yung pang-apat, ito medyo mahal nga lang rin, yung watermelon, mga repetero. Yung watermelon pwede pong ibigay as a treat po sa ating mga alaga rabbit. Ito ay medyo mahal nga lang pero madali rin makita lalo na pag taginit. So ito binibigay para lang naman ma-hydrate yung ating mga alaga rabbit. Lalo na kung mataas ay makon sa taginit para lang ma-restore po yung mga hydrate o yung tubig sa katawan nila. Magbibigay lang po tayo ng maliit na isang slice lang po, mga ganyan lang siguro kaliit o yung pa-triangle na ganyan lang kaliit sa ating mga alaga rabbit para magkuhan po sila ng mga electrolytes and other vitamins. Pero sabi ko nga, ang treats po ay hindi po ito binibigay ng maramihan sa ating mga alagang rabbit. Bakit? Ito nga, mataas rin ito sa sugar. And kasi ang sugar po is hindi po masyadong kailangan ng rabbit. And kapag excess ang sugar, pwede ito mag-cause po ng diabetes sa ating mga alaga rabbit or kwan other complication. Kadalasan, nagkakaroon po ng upset stomach or nagkakaroon ng gas or ng ibang problema sa kanilang bituka. So kadalasan, hindi na po sila kumakain kapag nangyari po yun. Hindi po natin pinagbabawal ang pagbibigay po niyon, pero treats lang po. Ibig sabihin, ang treats boys binibigay lang pauti-uti sa kanila. O susunod po is yung mga yung kangkong and mga repolyo. Mga repetero, hindi po natin binibigay yung repolyo, kangkong at saka pechay po talaga sa ating mga alagang rabbit. Mataas po ito sa water content. So yung mapapansin nyo mga repetero, kung magbibigay po kayo ng mga ito sa pagkain ng ating mga alagang rabbit, ay kumakatas-katas pa po ang tubig nito. Mga repetero, alam naman natin na sobrang lakas na po uminom ng ating mga alagang rabbit. So wag na po natin dagdagan pa po ng ibang water food, watery foods or vegetables po yung ating alaga rabbit since ito ay pwede mag-promote po ng other complication like diarrhea. Magiging mabasa po yung tae nila. Hanggat maaari lang po mga repetero, iwasan po natin yung pagkukon po ng ganon kasi yun nga pwede po mag-cause ng diarrhea sa ating mga alagang rabbit. So extra precaution na lang po yung pagbibigay lalo na po sa kangkong. Ang kangkong po pag nagbigay po tayo ng marami nito ay pwede po mag-cause ng bloat. And ayaw po natin itong mag-cause po ng problema sa ating mga alagang rabbit since ang bloat po ay napakadelikado po sa rabbit natin. Opo, ang bloat po ang isa pinakadahilan ng kamatayan ng ating rabbit. So mapapansin lang natin lumulubo yung tiyan ng ating rabbit, ayaw kumain. And also, manghihina syempre pag hindi kumain or minom at namamatay. So pwede natin ito bigyan ng mga semeticon or other anti-gas na medicine para ma-relief po yung pain nila. Pero kadalasan weeks po ang inaabot ng recovery ng ating mga alagang rabbit. So ito mga treats na to ay hanggat maaari po mga repetero ay iwasan po natin ang pagbibigay ng marami. Pwede konti pero hindi marami. So yun mga repetero, lagi natin tandaan na ang konting pagbibigay nito ay nakaka-promote po ng good health sa ating mga alaga rabbit. And syempre, pantanggal rin po ng stress para maging masaya naman sila kahit papaano mga repetero. Kasi syempre, kahit sabihin yung alaga nating hayop, syempre kailangan rin nilang masaya or kwan para naman nabibigyan sila ng mga ganoon pagkakataon and para naman ma-promote yung kanilang para mabawasan yung stress. So ayun mga repetero, hanggang dito na lang ating video. So kung meron kayong katanungan, question, or medyo naguguluhan ba sa aking explanation, mga repetero, please comment down below. Kahit hindi masyadong related sa ating mga topic ngayon, pwede kayong mag-comment at sasagutin natin. Para naman, yung mga beginners or yung mga kwan na wala pang masyadong experience sa pag-aalaga ng rabbit ay matutunan po ito through kahit papaano ay mag-guide ko naman po yung mga beginner. So kung nagustuhan tong video na to, paki-like na rin po mga repetero and share sa mga friends. And also don't forget to subscribe to our channel. Bakit? Kasi once numabot po tayo ng 5,000 subscriber, either magbibigay po tayo ng free rabbit or ng free t-shirt mga repetero, magko-customize po tayo. And sana po mga repetero, matanggap na po ang Philippine ay rabbit as a alternative source of meat na lang since na
Ngayon, may problema tayo sa production ng baboy kasi sa ASF. So ayun mga Rabbitero, salamat na lang sa pakikinig. And stay safe since ngayon ay pandemic.